Mayong aga mga kasimanwa, hindi naman inyong kapulisan sa Negros Occidental Police Provincial Office sa pagpamuno sa ato na Acting Provincial Director, Police Colonel Leo Bacla de Pamitan, kagakaupod man ato sa mga ato nga Deputy Provincial Director for Administration, Police Lieutenant Colonel Wilfredo R. Abordo, kagasubong mano sa aton nga Deputy Provincial Director for Operation, Police Lieutenant Colonel Nazir P. Kanha, kagasubong mano sa aton nga Chief of Police Committee Affairs and Development Unit, kagaupod man natin si Police Major Ziger Jimeno, kag siyempre ang aton nga Chief PIO Police Lieutenant Abigail G. Dunasco. Sa subo maaga no, ang ato na bisita, amo gani siya nga ginahulat sa tanano kuna paano bala maging isa ka police o kuna public servant. Paano bala mag-apply kag kung sa diin ka makadto, ano ang mga hikoton naton kaga anong mga himuon naton no? Kung mag-apply kita bilang isa ka police sa kaga dugay-dugay kaupod na nato no ang aton nga chief sa nga Chief sa nga RRSU o sa Region 6 nga si Police Colonel Luther G. Lugo III kaga ginatamyaw ko dadanay no ang aton nga mga kaupdanan dira sa region no nga galantaw subong sa Facebook Live no ang ako nga gwapahon nga classmate nga siya Police Sub Sergeant Balbon kaga ang iya nga partner nga siya Hernandez no kumusta lang da sa inyo kaga syempre nga mo nga anay nga boss no nga si Police Colonel Leiro sa Peña. Ma'am, good morning. Kaga hello man da sa akon nga kumare no nga siya Ma'am Gihar. No, good morning na da sa inyo kaga sa kaya Sir Ligat. Dada kagalantaw man subong kaga kay Ma'am Santos. Good morning da sa inyo no. Kaga ara na no sa piya kalinya ara na si Sir Police Colonel ng Luther G. Lugo III. Hello sir, good morning sir. Kaga welcome sa Nokpogos Live sir. Hello sir. Hello, good morning. Yes sir, good morning sir. No kaga madamog sir nga salamat sir sa pagbaton sa amon nga imbitasyon sa subong aga sir no nga maging kabahin ikaw sa amon nga bisita diri sa Nokpogos Live no ang amon naman niya sang NSU edition naman niya ng Ligada Chief of Police edition subong niya National Support Unit edition naman kita. So sir, pwede bala ikaw magpakilala sir no sa atong nga tigtumalanaw subong sa Facebook Live sir. Okay, saliwat, maayong aga sa tanan, no? Sa IMO, sa mga taga-subaybay, sa IMO programa, labing nagid sa aton ng mga aplikante, agkag sa mga kwalipikado na pwede maging miyembro sa aton na kapulisan. So ako si Police Colonel Luther G. Lugo III. So native ako ng Kidapawan City, North Cotabato, sa Mindanao. So I was once a police officer one assigned with the Regional Mobile Force 11 sa Davao City bago ako nagkasulod sa cadetship program sa PNPA. Kag nag-graduate ako na 1998, kag na-assign ako sa different areas dito sa Region 6. Mas na-assign man ako sa Manila. Kansang sa hambal ko nga, nag-PO1 ako, assign ako doon sa Davao. So I am blessed with a wife na empleyado man sa Apsly at kagang akon amon isa na anak na lalaki, 12 years old. So sumpong, ang present assignment ko ay chief ng Regional Recruitment and Selection Unit 6. Ang bago pa lang, mga 2 years pa lang, na-establish
na isa ka national support unit or administrative zone unit ng PNP. Yes na. So sir, amba mo sir PNP A class 1998 ka, so classmate kagali sa amon nga provincial director sir at the same kag sa amon man nga deputy provincial director for administration sir. Correct, correct. Classmate ko si Bok Abordo at saka si sabi mo si Kwan, si Sir Pamitan. Oh, yung di Kwan nyo, yung PD nyo, oh, kaklasik. Wow, so kaga the same time classmate mo man sir ang DCDA sir sa mga BCPO nga si Sir Praman man sir. Kag TCDO na si Sir nyo Kwan na Kachumbo. Mm-mm. Yeah, wow, kami nga, class 1998. Wow, sir. So, sir, may arata, sir, nga commercial, sir, no, nga para kanino ka bumabangon? Si Sir Logo, yes, sir, para kanino ka, sir, bumabangon, sir? Actually, tinanong ko yan basta kay Joy Balbon, ano bang ibig sabihin nito? Sir, sa kwanto, sa copy doon na advertisement, so tinignan ko. So, at least, alam ko na kung ano yung ginamit ng para kanino bumabangon. Mm-hmm. Eh, ako ay bumabangon, sa una-una sa aking sarili at sa akong na pamilya, no? Mm-hmm. Eh, aratadri, nagtrabaho, nagpulis, naging government servant para sa ato na pamilya na magkaroon tayo ng stable income na mabakal na ito ng ato mga litimo na economic na pangailangan sa ato na kabuhi. Mm-hmm. Kag sa for the future, di ba, na magkaroon tayo lifetime na pension. Pangalawa, among man yung ato na passion, na akong passion, kaya nga, nagsulod ako sa pulis, kahit balang ko, amo na yung gusto ko, it's a calling also na with this profession, ito yung pinaka the best way na makaservisyo kita sa publiko. So, mm-hmm. Maservisyohan natin ang publiko pag maintain ang peace and order and public safety sa komunidad. Mm-hmm. Pangatlo, siyempre, sabi nila, inspirasyon naton ang Diyos, siyempre. Mm-hmm. So, sa tanan naton ng ginahimo, kay siling sang Diyos, ang serbisyo sa akon, sa iya, sa Diyos, ay sa pamamagitan ng serbisyo sa publiko. So, dito ako primarily nagabangon. You are very good, sir. Yeah. No, pang Miss Universe ang answer ni sir na. Yes sir. So sir, so kadamo gidapay before sir no ang recruitment naton sa nam araya sa R1 sir. So subong naman niya sir, mi ara naman kita special unit naman niya sir. Nga kundi na dire naman niya makadto no ang gusto mag-apply kag sila niya kagkamo niya sir ang gahandol sir sang recruitment sir sang PNP naton sir. So bali sir, ano ang regional recruitment and selection ni unit sir? Asa na hambal ko gani? Mm. Dati belong pa sa R1, di ba? Or sa Admin Record Management Division ng PRO, uh-huh. ang recruitment. So, 2 years ago, nagkaroon na ng separate unit. Yung sinabi ko na Regional Recruitment Selection Unit 6. Uh-huh. So, although na, dahil bago pa lang, under the supervision pa rin kami ng R1. So, ang Regional Recruitment and Selection Unit 6, kung diin, ang amon na mother unit ay sa Krami, PNP Regional RPNP Recruitment and Selection Service kag tanan na regional police regional offices may Regional Recruitment and Selection Unit 6. So ang pinaka function noon syempre yung policy sa taas ay kami yung nag-implement. So kami na ngayon ang may responsibility sa pag recruit employ ng patrolman, patrolwoman, lateral entry police officers, line at saka technical and sub sa PNP. So ang amo na pinaka function ay maka-recruit o maka-engganyo at maka-recruit nga ng pinaka-deserving, pinaka-qualified
the best and the brightest and brightest and yung pinaka fit na maging membro ng Prusix. Mm-hmm. Okay. Okay. So sir, ang bilang isa ka recruitment unit sir, no, sa PNP, ano ang proseso sa pag-apply sini sir? Nga kung gusto ko bi mag-apply sir, ano ang proseso ko sir nga himuon sir? Yes, meron ba yung tinatawag na course or comprehensive online recruitment and coaching system. So yun mm-hmm. yung online application mm-hmm. na gusto maging polis. So mag-browse lang kayo sa PRSS FB page at yung hanapin nyo yung link portal. So doon mm-hmm. sa link portal, may guidance na doon, step by step on how to apply or step by mm-hmm. step kung ano yung muon sa aplikante. Mm-hmm. So isa na doon yung i-link nyo yung portal. So isa na doon yung anong ibigay mo yung email address mo kasi ang notification from a higher office or response ay real time. Then isa na doon yung pipiliin mo kung gusto mo na unit na applyan kasi marami namang uh-huh. either sa pro or sa initios, alam naman yung initios na maritime group, CITG, health service, uh-huh. and others. So nandun. Uh-huh. Then may yung mga feedback dahil nagbigay ka ng sarili mong personal email, nandun din uh-huh. ang feedback sa development ng iyong application. Uh-huh. So yun lang basically, mag-i-click na lang yung portal, then i-guide na sa loob. Nandun na yung instructions on what is next. Ang ganun. Yes. So sir, agad mo, galisang aton, galantaw, subong sa aton Facebook Live, sir, no? Mostly, sir, mga gahulat, kini sila, sir, no, sa aton, ng mga, nang, kung ano, aton pag-istoryahan regarding sa recruitment sa PNP, sir. So bago sina, sir, magkapadayin kita sa aton istoryanay, gapa-shout out, galisubong si Sir Wilmark Paran. Sir, good morning, manda. Hello, manda kaya mga mother mo. Last no nga ra, subong sa PPCMU. Hello, nanda sa inyo. Kagasako, gida subong sa inyo. Ah, ng, good morning, manda kay Ma'am Jay, kay Ma'am Tuesday, kaga kay Ma'am Gamunga. No? Hello, man kay Sir Rolando Mosquera. No? Labot ba kita, Sir, sa Kalatraba? Sir, galantaw, man sila subong, Sir, no? God bless ko, no, Sir. Kaga, hello, manda kay Ma'am Istusos, no? Nga ara subong sa San Enrique. Hello landa kay Sir Aral kaga sa akong classmate nga gapahon nga si Balbo na. Good morning manda sa inyo kag sa imo mga kaupod no. Kaga kay Sir Spring Winter, God bless and good morning. So sir padayon kita sir sa aton istoryahanay sir no. Miara nang ligad ang aton nga Chief PNP nga si Sir Eleazar sir. May ginmuno ni siya sir regarding sa QR code system, sir. Ano ni siya, sir, ang ginatawag na, sir, nga QR code system ta, sir? Yes, QR code system. May kinalaman yun yung tawag natin na faceless, nameless recruitment program. Mm-hmm. Na from during the recruitment process, mm-hmm. Hindi ka kilala, wala kang pangalan, wala kang mm-hmm. mukha, kundi yung QR code lang ang dala-dala mo. Yung mm-hmm. QR code, na-issued yan sa'yo after you successfully applied through online. Sinabi ko nga, of course. Mm-hmm. So yung QR code system na yan, yan yung magiging parang pass mo na ipakita mo sa amin. Oo. Ka namin. Then, pag success yun yung magkuhan ka na mag-undergo ka na ng processing kasi may mga mm-hmm. sequential steps of recruitment process tayo so yun ang gagamitin mo like mm-hmm. for example simplify ko lang during scanning ng QR code na approve then mag-undergo ka na ng first step yung body mass index yun mm-hmm. Then, pag napasa mo o na-recommend ka, mm-hmm. you have to show again that QR code without your name, syempre, mm-hmm. to the next step. So, yun na naman ang gagamitin mo. So, QR coding. So, walang pangalan, walang muka.
kundi yung QR code lang mo lang ang kan ang ipapakita mo. Yes. Para parang blind kami tayo, blind tayo ba? So, nagbabase lang tayo performance niya during recruitment process. Yes. So, okay, sir, may ara, nagkomento ka po sa aton nga Facebook, sir, nung ako na bisan maalam ka pa kuno kagamapisan kung wala ka kuno kilala backing system. No! Ang QR code system, amuni siya subungan nga ginapabalo sa tanan nga bisan waay kaya backer, kaga kuna qualify kaya nga bilang isa ka police officer, pwede kagidya ka sulod. Kaga, sir, ang BMI subong, sir, gina, ano nyo pa na, sir, ga-base makamudaga po sa BMI, sir? Yes, actually, meron tayong NAPOLCOM approved and prescribed BMI machine. Mm-hmm. So, may passing grade po tayo dyan or number na hindi dapat lalampas ng 26.5. At saka kasi hindi bababa ng 18.5 yung BMI. So, pag yes. Upo mo na lang doon sa machine, electronically, lalabas na kagad yung resulta. So amo na no nang sa mga medyo may fats na ang lawas no nang pagamay-gamay kamo gamay kaya para man sa inyo no kaga para mag-qualify man kamo kaya hindi man basta-basta no mag-apply kaga kunara ka na sa training center ko na medyo bugat ka na ti ambas mabudlayan ikaw no kaga sir no mi ara pagita ko pa man ko sir ano ang mga requirements sir nga ipasa sir sa aton nga mga aplikante sir dira sa RRS user. Actually, yung basic online pa lang application at saka dito sa amin personal, may mga requirements silang ipapasa. Medyo marami. Katulad halimbawa ng mayor's PSA issued birth certificate, ID, photocopy ng ID, PSA issued advisory on marriage, PSA issued advisory on marriage of the spouse, yun, mga ganun. May PSA issued certificate on non-marriage, college diploma, transcript of record, good moral character from school, eligibility report of rating, PRC eligibility shall also be attached authenticated PRC license, test, katulad ng barangay, police, mayors, prosecutors, NBI, MTC, and saka METC. And like, so, nandun yun sa fund. May mga, pag ni-browse nila yung one FB page, or pwede naman silang mag-through internet, tanongin nila ano yung mga requirements. Or pwede rin silang, pinopost kasi namin yan, yung mga sa FB page. So dapat monitoring sila. Or pwede rin silang, anytime, especially during the working hours, pwede silang mag-query, pupunta dito, or mag-query through call. So, sir, for example, sir, education grad, hindi ko, sir, criminology graduate, education graduate ko, sir, pero board passer ako, sir, no, sang LET. Nang pwede bala ako, sir, maka-apply, sir, bisan hindi ako criminology, sir, pero board passer ako, sir. Meron tayong list of eligibilities. So, isa na ngayon yung board passer ng BS in criminology. Yung teachers, any board passers aside from that, civil service, civil service or yung sabi mo nga, teachers board, pwede yan, basta board passer ka, pwede, civil service, NAPOLCOM. Yes, sir. Yan, yung NAPOLCOM. Okay, damo, kaya sponsor interesado mag-apply sa atong sa PNP, sir, no? Actually, ga-message na sila gani sa amon nga Facebook page, sir. Gina-share na namo na inyong mga poster, no? Kagamiyara, kita kisa, sir, ginabutang attrition, kaga regular quota. Anong kinalain sa attrition, sir, kaga sa regular naman nga quota, sir? So, pag nag-humble ka ng attrition, amo na yung pang fill-in sa mga, sa kakulungan ng strength ng atong organization tungod sa ang police nag-retire, na-dismiss, na-separate for whatever reasons. So, kakulangan. So, yung kakulangan, yearly, magkaroon tayo ng attrition. Ang regular naman, kahit na sakto or kulang yung numero o required strength ng kapulisan sa Pro 6, still may regular allocation or quota.
para madagdagan yung mga operational requirements at saka mas ma-enhance at saka yung mandato natin na for an effective peace and order. Yes, so yes, sir. So nam ba mo sir kagina sir no mi ara sila portal sir nga kadtuan dito sa page nga i-share ninyo sir kag i-post ninyo kag i-share man namon. So bali sir ang portal ni na sir dira na sila imapasa requirements o ko na makadiin sila sir makadto sir para makapasa sang requirements nga ginpanlawag gagina naton sir. Dira na sila magpasa ng requirement, especially yung sinasabi ko na mga basic at saka mandatory requirement, yung scholastic record, report of eligibility, transfer of record, diploma, mga clearances. So, dyan muna sila magpasa. So, then na-approve yan or successful sila, sabi ko nga, kasi may verification yan eh. Pag napasa na nila yung application nila at saka yung mga documentary requirements nila, may verification pa yan. Now, pag after verification, accepted yung mga napasa ng mga requirements, so saka good na successful yung online application mo, ma-issue ka ng QR code. Pero, aside from that, kung ano yung ipinasa nila through PDF at saka JPEG, through PDF at JPEG lang, no? So, aside from that, magpapasa ni sila personal ng folder. Folder na nandun yung mga requirements. So, one-on-one, i-verify namin yan. I-check namin yung veracity or authenticity ng requirements. Then, plus yung interview, one-on-one sa aplikante. Yes, no. So, amo lang na inyo himuon, no, kaga may ara na sila ni sir nga Facebook account, ang RRSU6, no, Western Visayas. Sa bali, amo na ilang Facebook page, Facebook account, pwede ninyo sila ma-add, i-share na mo ng ilang Facebook page nga punsa diin makita ninyo kaga pwede kamo da ka message sa ila kaga atong ginhamba ni sir kagina nga portal no nga kun diin na dira kamo mapasa requirements kag punsa diin na dira kamo makakita no kun nakapasa na bala kamo sa next stage kay nakita na namon sa ilang account nga may mga names na da ano kung sino mag-proceed sa next nga level. So, kaga, kung wala ka backer, hindi ka magpakulba, kaya miyara natin kita sa mga QR code system, no, nga kung sa din, kung ikaw qualify ka, diragi na yung may chance nga makasulod, kagidya, kaga, salamat, gita nino nga may amo na nga programa, ang PNP, no, kaga, hindi ka mo madulan, pag-asa, kay kadamo, kung isang recruitment service, may ara ang SAP, may ara ang PNPA, may ara ang local quota, diri lang na sa Region 6. Pagkadamo, pag ina, may NUP man kita, so hindi ka mo madulan pag-asa. No, sa galantaw, da subong sa mga aspiring na gusto mag-police, no? Na nga i-follow nyo lang ang ilang Facebook, kaga hindi ka mo magpakulba nga mag-apply. Sir Ari, sir, ano yung mo, sir, mensahe, sir, no? Sa gusto mag-apply, police, sir. Sa gusto mag-apply sa PNP, sa PNPA, sa SAP, sir? Yes, i-reiterate ko lang po yung sinabi mo na hindi magpapulba. Eh, kaya nga, nagkaroon tayo ngayon ng faceless and nameless recruitment program para maiwasan nga yung corruption at saka yung sinasabi mo na interference or sinasabi natin na interference from outside the people. Na, yes, sir. Mo, kung wala backer, wala na. Nakikita naman dyan, karamihan ng mga pulis dyan, ordinaryo lang naman, di ba? O ba't sila nagagawin yung pulis? Basta ba, ang sa amin, pinaprioritize namin, halimbawa 100 ang kuta, yung pinaka, or the most qualified top 100. Now, yung mga yes. Iba naman, na hindi pinalad, I would like to inform everyone na continuous po yung recruitment natin. So, mayroon tayong regular allocation quota from higher office. Sakto man or kulang yung strength ng kapulisan ng Crew 6,
still may recruitment process pa rin lang per year, annual quota tayo. So apply na apply lang. So at saka keep monitoring sa FB page and other media or sa mga announcement namin. Dahil from time to time, may mga development sa mga nag-a-apply na, kung ano yung development ng one, kung ano yung advisory namin, at saka opening ng another quota, so para makapag-apply. So ngayon pa lang, ang advice ko, guidance ko, mag-prepare na sila kasi experience-wise, maraming mga aplikante at sa to note ng mga criminologists pa naman, na nag-apply pero bumabagsak sa BI, sa physical agility test. Kung din, dapat noon pa nag-prepare na sila kasi nga from noon pa gusto na nila mag-police. So correct, they take for granted nila. So dapat, ngayon pa lang, i-preparahan na nila. Correct, kagida sir. No, kag, so sir, sa subong naman sir nga, gaga pa shout out sir ang mga taga CDEO, ICPO sir, si Ma'am Robilin di Panepro-Gyu. Ma'am, good morning. Good morning, manda sa mga taga Kawayana Municipal Police Station. No, kag, hello man kay Sir EJ Lobredo Leong, sang second, Doc PMFC. Kag, good morning da kaya sir, kay Sir Vilmar Caparan. Good morning, liwat sir. Watching from Bago CPS, no, our former XO from 602nd RMG, sir. The assigned category before, sir. Alin kay Sir Alfonso Lubaton, sir, no? Gapa shout out sa subo sa imo. Former XO kakuno nila, sir. Tapos, anang lumanda kaya Moroy Tisoy, no? Kaya mamalong da sa Bago City Police Station. Kay Mama Gina, kay Ma'am Azucena, no? Kaga, kay lumanda kaya Sir Paul Dinulang, no? Sir Ari, sir, ang BSIT po, ma'am, pwede po bang mag-apply sa Region 6 ITMS na kategory po? Sir, question niya, sir. Una-una, shout din. Hello kay Kwan, kay Sergeant Lobato, no? First assignment ko sa second mobile group. Memorable masyado. Yes, pwede, sir. As I have said before, as long na may board, as long na board passer ka, yan ang gagamitin mong eligibility. Yes, do kaga may may civil service siya sir. Qualify git sa sir. Yes, kaga, yung civil service professional. Yes sir. Oo, na question ko na. Tapos blessed morning ma'am sir. Ask ko lang, required po ba ngayon yung mayor's recommendation? Salamat. From Sir Mark Rice Cipriano Gamaw sir. Yes, pag attrition quota, required yung mayor's recommendation. Yes. Ang samba naman sir ni Sir Noel Nochepo, sir, no aspiring. Gusto yun ni sir mag-sap, sir, baliya, KK Data member, kami sa sir sa San Enrique, sir, no? Gusto yun yun mag-sap, officer. Welcome na nga daan. Napul kompas, sir, yes, sir, nasabat na nakaginaniya ni Sir Logo, sir, no? Nga napul kompas, sir, ka, PO passer ka, upo na civil service passer ka, welcome, gid ka mo mag-apply na dari sa PNP. So, sir, na madamo, ginsan nga salamat ha, nang damo ko sa questions naton, pero nasabat na inatana ni sir, no? Ang baya, na po kami eligibility, pwede po ba sa ITMS, sir? Yes, pwede. National Support Unit. Pwede. Yes, okay. Sabi ko nga, hindi pa pag-apply mo, ay tatanungin ka kung anong unit ang gusto mo. Oh, so sir Miara, kamo sir nga nang ano sir nang contact number nga kung di na pwede sila sir katawag sa inyo sir. Ah, ito. Meron kami, ito yung hotline namin. Pero kung maaler, tatawag ka during office hours. Yes sir. Okay sir. Ipo-post. Sige sir. Sir. Okay lang sir. Kagag sa gusto mag-apply no ng miara na sila Facebook page no ang RRSU Western Visayas. Kagag dira ninyo makita no ang ilang mga requirements. Kagag kung ikaw bala mag-proceed na ikaw sa next naman nga step nila no nga kung sa diin
nang dira ka naman masunod akon ano naman imo paghimuon ano naman ang ipasa kay ginanligad no diri sila galina gano sa ila agility no diri sa mga taga Negros no nagkadto gidi ang RRSU no para lang sa mga taga Negros naman nga ma-apply kag kunan SU pa sa NCR po ba talaga mag-training sir may gipamangkot ni sa sir oh. Kailan po ba schedule for second attrition quota sir alin kay Sir Batoy John Caracol kuno ay yung una ng tanong kung inisyu kung doon hindi kung saan yung may bakante kasi hindi punuan na regional training center doon pero sana nakalipas yung mga inisyu na nag-process dito ang training nila diyan sa RTC 6. Okay. Yes. Okay. So kung nadiin ka nga region, dira ka man na ma-training. So sir, kailan po ba schedule for a second attrition quota daw, sir? From Sir Batoy John Caracol, sir? Normally, mga third quarter yan. Pero dahil nga medyo na-suspend ngayon yung processing kasi nga sa election period, so na-apektuhan yung normal na schedule. So next siguro mga July pero wait lang kayo ng one announcement. Yes. Wait lang kamo sa ato announcement kay i-share man ano sa aton nga page no ang ilay announce ni sir no kaga sir madamo gid sir nga salamat sir no kag kumiara pag ida pa mangkot kamo pwede nyo kami i-message o kuni message nyo ang RRSU 6 Western Visayas no. Madam, magid nga salamat Sir Police Colonel Luther G. Logo the 3rd sir. Madam, nga salamat sa pag-reach out sa amon kaga salamat kita sa inyo nung naging bahagi kamo sa nga Nokpogos Live NSU edition sir. Yes, madam, magid nga salamat. Thank you for inviting me. Okay, so next time no ang nang miara pag ini dason nga bisita ta naman liwat sila ni Sir no kaga madamo gid nga salamat sa inyo no kaga ini inyo kapulisan sa Negros Occidental Police Provincial Office magaserbisyo sa inyo san tampad kag matudod mayong aga kaga madamo gid nga salamat.